Hello, may niwala pa kayo na pwedeng agawin ang asawa mo ng iba? Ayun kasi, ito kasing kwento ngayon, na yung kanyang asawa is inagaw ng iba, so nagpaagaw naman. Yun lang, no? Kaya, tara! Alamin natin, samahan niyo ko. Ta? Hi! And welcome back to my YouTube channel. Ayan, Miss Concern here, and gumagawa ako ng mga random video. Kung bago ko sa video ko, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe! At ayun nga, sa topic natin ngayon, meron tayong bida at kontrabida. Or bida at kontrabida. Ayun, re-react lang po ako dito. Huwag po kayong ano dyan, ha? Baka magalit kayo sa akin. Kasi topic nga po ni Mr. Rapi Tulpo na kung saan yung nurse at yung kanyang pasyente. So, ang bida po dito ay si Miss Rica De Vera, and then yung kanyang husband, na tawagin na lang natin na Putoy, yung kanyang husband. And then, syempre, kapag may bida nga, meron din kontrabida. So, ang kontrabida dito ay si Miss Vera May, na kung saan siya po yung nurse na tinutukoy dito sa pelikula na to. Yun. So, paano ba nangyari yun? Paano ba nangyari ng naagaw ni Miss Vera May ang asawa ng kanyang pasyente? So, yung, ay, himbawa ako yung nurse. Hindi ko naman sinabi na ang katikwa. Kinas pa rin sarili sa nurse. So, ako yung nurse, and then yung pasyente is nandito. Tapos, kasi ako nga yung nurse niya, syempre, si pasyente is tiwalang-tiwala na sa akin. Kasi nga, ako yung nurse niya eh. Ako naglaging nandyan, may kailangan niya. Lalo ngayon sa pandemic, di ba, mahirap talaga. So ito si Miss Rica De Vera. Tapos ako yung nurse niya. Tapos, ayun nga, natodo-todo kwento siya sa akin na tungkol sa kanyang mister, ganyan. And then, hanggang sa, syempre, parehas kami may asawa. So, parang may asawa din ako. Ako si nurse. Ito na lang. May asawa po si nurse. And then, parang, sinasabi niya naman luloko yung asawa niya. Kasi almost parehas po sila ng asawa na parehas na seaman. Seaman to seaman, and then babae sa babae. Okay, si Rica Vera, siya yung pasyente ni Miss Vera May. So, si Miss Vera May, sinamantala ang kahinaan ng kanyang pasyente. So, paano ba yun? Kasi masyadong tiwala si Miss Rica dun sa nurse niya. So, kwento siya ng kwento tungkol sa buhay niya. And then, kwento niya rin yung tungkol sa asawa niya. Kasi nga, masaya siya sa asawa niya, kasi may anak sila, mabait yung asawa niya. Yun na nga ba sinasabi ko kapag mabait talaga eh, no? Ngayon pala yun, kapag sobrang bait ng asawa, makakagawa pa rin talaga ng milagro. Pero, gito po yung nangyari. Bakit ba ganun na parang si nurse yung crying shoulder ni Miss Rica? Pero, ang nangyari is bumaliktad. Imbis na yung nurse magbibigay sa kanya ng mga payo or magpapalakas ng kanyang loob, yung nangyari po is nagbibigay pa sa kanya ng sama ng loob. Kasi nga, ang pinakamasakit doon, inahas yung kanyang mister. So, paano ba kasi yun? Bakit inahas? Ano ba? Shake, shake, shake! Diba yung ahas parang likod-likod yung tribal ang ahas? Mara dito, so nagkaroon sila ng na friend niya na, naging ka-close niya na si nurse. Kaya parang tuwalang-tuwala na siya. Hindi niya alam na parang first time niya siguro magkaroon ng kaibigan. Na. So parang relate match ako dito, no? Kasi may kaibigan po ako na dalawa. Tapos yung isa kong kaibigan is meron na siyang boyfriend, kumbaga ganun. Tapos papunta na sila sa pagbubuo ng pamilya. Tapos itong isa kong kaibigan is medyo lasing-lasing, ganyan. Tapos ang nangyari is medyo pinatulan niya yung magiging asawa ng friend ko na isa. So, ganun po yung nangyari. At yun nga, nangyari na nga yung nangyari. Parang ganito rin po yung, ano na, parang nakarelate ako dito sa mga pangyayaring to. Kasi, ayun nga, dahil nga sa laging kakwentuhan ni Miss Rica, si Nars, si Vera May is, ayun nga, parang panatag na yung kanyang loob, nakikwento niya lagi na ganyan nga, napakabait ng mister. At nagulat na lang siya na, ayun nga, meron na palang relasyon ang dalawa. Tug, paano nangyari yun? Ang kate. Instead nga, sabi nga ni Sir Rocky Tolpo, instead na si Miss Vera May ay magbibigay ng comfort
doon kay siya magbibigay ng comfort doon kay Miss Rica instead na ganun. Ang nangyari, siya pa yung nagbibigay ng sakit ng ulo. So, nagdagdag po doon sa sakit at sama ng loob ni Miss Rica. So, parang pasyente ka. Parang lalo kang magkakasakit doon sa pangyayari. Kasi parang hirap ka na nga doon sa kalagayan mo. Tapos dadagdagan pa. Di ba? Then, ito yung nangyari. Bago pa pala yung nangyari na naagaw yung kanyang asawa is, syempre, nasa abroad yung asawa ni Miss Rica and then pauwi na ng Pinas. Pero itong si Miss Jeremy is parang hiwalay ni si Bobby. Siguro naman si Miss Jeremy is which is yung kontrabida dito si Nars kung saan hiwalay na siya siguro sa kanyang partner. Kasi nga, according to her, na babaero yung kanyang mister. So, ibig sabihin, manloloko, mga ganyan-ganyan. Kasi nga, seaman. Parehas na seaman yung asawa nila. Hindi siya, ano, magana. Kung nakikita niyo, napaka-sweet ng kanilang family. Diba? Tapos, talaga nga naman na sadyang mabait talaga. Itong si Miss Vera, may meron pa siyang conversation doon sa, di ko alam kung kanino, yung conversation niya na kung saan na kung meron kang kakilala kay foreigner, mga ganun. Eh, rito mo naman sa akin. So, parang naghahanap pa talaga siya naman. Pero maganda naman siya, di ba? Maganda si Miss Bear, may kung totoo sa niya, di ba? So, ito pa yung nangyari is, naging close na nga sila ni Miss Vera, may, and then pagkatapos, is, nagpabili itong si Miss Vera, may ng bra doon sa mister niya. Parang awkward. Parang super close talaga sila. Super close. Super. Kasi, napapayag niya na pinabili niya ng bra yung kanyang mister. Tinanong niya kung anong size ni Miss Vera May. Tinanong ni Miss Rica. And then, kung makita mo, malaki. Malaki. Tapos, ayun, nung pag-uwi ni Mister, di nakabili siya ng bra na ganung size na gusto niya. Pero hindi naman kay Vera may diniretso doon kay Miss Rica. Kasi nga, kung tutuusin, hindi pa sila close nung time na yun. Nung pagdating ng Pinas, nung Mister ni Miss Rica, si, ano, tawag doon, pinakilala ni Miss Rica si Vera may, yung nurse, doon sa Mister niya. Tapos ayun nga, nung nagkakilala na sila, eh, niyaya na yung Mister. Niyaya ni Miss Vera May kasi doon siya na nakikipag ano eh mga tinetext na ni Miss Vera May yung mister kasi nga nakikisuyo si Miss Rica na i-text mo si Vera May na gayto ganyan na okay lang ako. Siyempre ni Miss Vera May narsya ni Miss Rica kaya si naging ano concern si Vera May kumbaga doon kay pasyente. Tapos, yun, nagre-reply yung pasyente. Kaya nakamusta siguro niya, okay lang ba, kamusta ka, ganyan-ganyan. Tapos, yun, nagre yung so, ayun nga, ang ganda ko pala, umiiwa. Kanina na kasi walang ilaw, pasensya niya na. So, itong si Utoy, yung asawa ni Miss Rica, is ilang beses nang niyaya. Baga, nung una kasali pa si Miss Rica eh, na niyayain na kakain sa labas, ganyan. Libre ko, ganyan. Libre ko tayo, kain tayo sa labas. Mga pasimpleng tactic ano, na ano, kababae mong tao, di ba? Pero hanggang sa nangyari nga is hindi sila natuloy kasi masama yung pakiramdam ni Miss Rica. Tapos, hanggang sa ang niyaya na lang ng nurse is yung mister niya na kita kain tayo sa labas. Diba, kung normal kang nurse or kung normal kang babae, ba't yayain mo yung lalaki na kumain sa labas? Diba? Eh, may asawa yung tao eh, diba? Parang ano, kahit ako naman na hindi ko rin siya carry. Tapos, ayun nga, hindi naman pumayag si mister, kumbaga, kasi mabait eh, mabait si mister eh. Mabait yung mister ni pasyente. Tapos, ang nangyari, siguro, lumambot din yung ilong, parang gano'n. Sumama na rin yung lalaki, yung si mister. So, nung si Rica, nagugulat na lang siya na minsan ginagabi na yung mister niya, ganyan. Parang hindi na nauwi ng maaga. Saan ba ito nagpunta? Ganun. Yun pala, nakipagkita na pala si Miss Vera May, yung nurse. Anong ginawa ng dalawa? Yun ang tanong. Ano pa nga ba, diba? Sabi nga nila, kung yung panay daw lumapit sa manok, tutukain mo na lang, hindi
iwasan mo pa ba? Ayun nga, diba? Alam mo naman dyan, may mga lalaki talaga na syempre, parang ano na siya eh, depressed na si Mister eh. Kasi nga, yung nangyari nga kay Mrs. Ano. So, parang pinaliwanag pa nga ni Miss Vera May na depressed lang yung asawa mo, ganyan. Tapos parang meron pa doong chat na ano eh, parang inantay na lang umano, inantay na lang daw yung kamatayan ni Miss Rica ng Mister niya. Parang ginawa ng kwento ng babae na, inantay ko na lang yung kamatayan ng asawa ko para tayo na. Ang sama, 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 buhay pa, pinatay na. Diba? Hindi dapat ganun. Kasi, ano, mahirap yun eh. Parang nagkasakit ka lang. Nagkasakit lang. Para sa akin lang ah. Kung, syempre, asawa mo yan, pinakasalan mo yan, pinangakuhan mo sa hirap at ginawa, kasama kayo. Tapos ganun, na nagkasakit lang yung partner mo sa buhay, ganun na, lulukuhin mo na, or iiwanan mo na. Dapat, anuhin mo, damayan mo doon sa nararamdaman niya. Huwag mong iliban sa iba yung panahin mo o yung tingin mo. Kasi may pamilya ka eh, may anak, tatlong anak yata nila. Tapos, ayun, ganyan. Mahirap yun. Para sa akin is hindi dapat ganun. Ngayon, parang ano, kausapin ko na lang yung nurse na ganyan. Pero ganun yung ginawa ni Miss Rica na ibigay mo na lang sa akin to, pamilya lang yung nandito. Pamilya lang yung meron ako, wala na ba? Ikaw maganda ka. Marami pang magkakagusto sa'yo. Magagano'n. Pero, ito nga si nurse is hindi siguro nagpapadala. Talagang matapang pa siya, lumaban pa siya na ayan, ganyan. Ang malakas na yung loob. Ganun pa talaga yung mga kabit. Malakas ang loob. So, ayun. So, ayun lang, no? Sa mga gusto pang kumabit dyan. Sa mga kabit dyan, hindi madaling maging kabit. Hindi rin madaling maging tunay. Ano? Kasi, kung tunay ka, paglalaban mo kung ano meron ka. Pero kung kabit ka, naku, huwag ka na lumaban. Kasi si Mister niya is hindi na daw nagpakapita sa kanya hanggang ngayon. So, si Mister is natukso lang siguro talaga si Mister. Kasi nakikita naman natin kung gaano niya talaga mahal yung kanyang pamilya. Diba? Tapos, dadami ba sila ng gano'n kung hindi niya talaga mahal yung pamilya niya. At ayun nga, sana magising na si Mister. At sana mas gumaling na si Rica. Si Miss Rica, parang sa ganun is mabuo niya na yung kanyang pamilya, maayos na, magiging malakas na siya, at talagang tuloy na siyang gumaling. Yun lang ang wish ko para sa kanya. And then, doon naman kay nurse, is ikaw nurse, is sana sipin mo din yung may pamilya sila na inaalagaan, ganyan, may mga anak sila, so kunting konsensya naman dyan. Maghanap ka na lang ng single. Maghanap ka na lang ng iba. Marami naman dyan makakate. Joke lang. Maghanap ka na lang ng iba at yung tao din na hindi ka nakakasagabal sa kanila. Kumbaga, hindi ka may istorbo. Diba? Kasi sa'yo na yun eh. So, maghanap ka ng iba. Hindi lang talaga siguro kayo fit ng asawa mo or hindi kayo meant to be. Ganyan. Kaya nagkakaganon. Maraming ganon eh. Napinasal na kayo lahat-lahat. Pero hindi pa talaga kayo para sa isa't isa. Yun na lang ang gagawin mo. Tsaka, sana ibalik mo na yung asawa ni Miss Rica sa kanya. Kasi, imbis na ikaw pa yung tumulong, ikaw yung nakakalagdag dito. So, ayun lang. At para sa ating lahat, ano, doon talaga tayo sa tama. Lagi. Sa tama. Lagi nating pipiliin ang tama. Although, hindi naman tayo perfect, meron pa rin talaga minsan nagkakamali tayo. Pero pag alam na nating mali, itigil na natin. Kasi pag dinadagdagan pa natin yan, lalo lang lumala ang problema. Yan, kakakomplikasyon pa yan. Parang sakit yan eh. Diba? Parang cancer yan. Ayun lang. Thank you so much sa iyong panonood. At ayun. Don't forget to subscribe and like my video. Bye-bye. See you again.